Nakalunok ka ng semen? Hala, mabubuntis ka. Joke lang po. Ano ba munang meron sa semen? It is a mixture of sperm plus bodily fluids produced by your seminal vesicles, bulbourethral glands, and prostate glands. Ilan pa sa komposisyon nito ay ang mga ito. Mataas ba ito sa protein? Meron po itong small amount of protein pero hindi po ito enough para ma-meet yung requirements ng katawan natin. Safe ba ito lunukin? It is generally safe to ingest po pero may mga rare cases na may taong may allergy dito. Ang tawag doon ay human seminal plasma hypersensitivity. At syempre, increase din yung risk for sexually transmitted infection kagaya ng gonorrhea or chlamydia na maaring maapektuhan yung mga throat natin. Ang tanong ng lahat, spit or swallow? Huwag mong gawin yung bagay na hindi ka komportable at kung magsaswallow ka naman, siguraduhin mong walang sakit yung partner mo ha? Okay? Ingat! Pagsira na yung hymen, hindi na virgin? Hay naku! Ano nga ba talaga yung hymen? Yung hymen po is a thin membrane na nagsusurround sa opening ng vagina. Yung normal na hymen ay kadalasang pa-half moon yung shape, may opening pa din para mag-flow yung blood ng kababaihan. Pero merong certain cases na nagkakaroon ng imperforate hymen kung saan fully covered yung opening ng vagina kaya hindi nagpo-flow yung blood, o kaya naman merong microperforate hymen na napakaliit ng butas, o kaya naman yung septate hymen, yung may extra bandang tissue kaya nagmumukhang dalawa yung opening sa vagina. Ito pong cases na to pwede ma-manage via microsurgery, kaya dapat kumonsulta ka sa OBGYN mo ha! Yung hymen po pwede mag-stretch or numipis over time. Pwede din po ito mangyari during sexual penetration o kaya naman during physical activities, kagaya ng pagsasayaw, pagjigymnast, pagbabike o kaya naman pag-horseback riding. Maaring wala pong pain or bleeding ang mangyari kapag na-stretch ito, kaya hindi po dapat ito maging basehan ng virginity ng kababaihan. Pero sana tandaan po natin na virginity is only a social construct. Huwag naman po nating ibase yung worth ng isang tao ng dahilan sa virginity. Para naman po sa kalalakihan, hindi po yung maraming nakasex ang basehan ng pagkalalaki nyo. At para sa lahat, it's your choice, it's your body, do it when you're ready, okay? Ingat! Mahilig kang makipagtalik? Hala, luluwang yan! Joke lang po! Alam mo bang maraming elastic muscles ang ating vagina? Ibig sabihin, ma-stretch man ito, babalik at babalik po ito sa dati. During sexual arousal, nagre-relax sa mga muscles na ito para ma-prepare for penetration. Kapag naman ikaw ay natatakot, maaari itong mag-tighten or sumikip. Pero after sexual arousal and after ng fear or anxiety, babalik at babalik po ito sa dati. Ibig sabihin, walang kinalaman kung ilang beses ka man nakipagtalik sa pagluwang nito. Kailan nga ba nagiging slightly loose ang vagina? Maari po ito mangyari after multiple vaginal deliveries o kaya naman after a difficult delivery. Kapag po ikaw ay nanganak, maari magkaroon ng muscle tearing or muscle fatigue na di-decrease yung elasticity ng vagina. Pero after a few months ng delivery, pwede pa din po itong bumalik sa dati. Isa pa sa dahilan ng pagiging loose ng vagina ay yung aging. Kapag po tumatanda, nagdi-decrease yung level ng estrogen. Nagiging mas manipis at nadi-decrease yung elasticity ng vaginal walls. Pero maaari mong subukan yung Kegels exercises para ma-strengthen yung muscles at para makatulong na din para maiwasan yung kawalan ng kontrol sa pag-ihi. Alala lang po, itigil po natin yung panghuhusga sa mga tao base sa kung nakipagtalik man siya o hindi. Hindi po ito ang tunay na basehan ng pagkatao. At lagi po nating tatandaan, lahat po tayo deserve magmahal at mahalin. Stay protected, okay? Ingat! Oops! Hinaan mo muna yung volume. Mag-uusap tayo. Joke lang po! Masama bang makipag-sex during period? Hindi naman po. Sa katunayan, meron po itong mga benefits, lalo na sa mga kababaihan. Una na rito ay yung maaring ma-relieve nito yung menstrual cramps mo. During sex, nare-release din po yung endorphins, nagiging better yung mood natin. Andyan din po yung maaring maging shorter yung cycle ng menstruation. At yung blood po ay nag-a-act as natural lubricant. At alam nyo bang merong study na nare-relieve yung headache kapag nakikipag-sex during period. Pero syempre, isa sa pinaka-downside nito ay masyado itong messy, kaya sa shower mo na lang ito gawin. At laging tandaan, meron pa din po itong risk for sexually transmitted infections kagaya ng mga ito. May chance bang mabuntis ka kapag nakipag-sex ka during period? Mababa po ang tsansa, pero meron pa din po. Bakit? Kasi po, nabubuhay yung sperm up to 72 hours after ejaculation. At nakadepende pa din po ito sa menstrual cycle mo. Kaya, dapat lagi ka pa ding protektado. Gets ba? Okay?
Ingat! Hala, kung sino-sino hinahalikan mo ha? Hindi mo ba alam na meron tayong kissing disease? Meron tayong tinatawag na infectious mononucleosis o kilala sa pangalang kissing disease. Ito ay kadalasang kinokos ni Epstein-Barr virus pero pwede din itong ikos ng mga virus na ito. Paano ito nakukuha? Through bodily fluids, lalo na yung saliva mo kapag ikaw ay nakikipaghalikan. Pero pwede din ito makuha during blood transfusion, organ transplant o kaya naman through semen during sexual contact. Pagkatapos ma-infect nito, yung mga signs and symptoms kadalasang lumalabas after 4 to 6 weeks. At ilan sa mga ito ay ang pananakit ng ulo, pagkakaroon ng lagnat, sore throat, pamamaga ng kulani, pagkakaroon ng rashes, at pananakit ng katawan. Yung EBV infection, wala pong definitive treatment at wala pa pong vaccine. Pero kadalasan naman, nagre-resolve na ito in 4 weeks. Anong maaari mong gawin pag meron ka nito? Magpahinga ka, uminom ka ng maraming tubig at pwede ka naman mag-take ng mga over-the-counter meds para sa iyong lagnat at pananakit ng katawan. Pero lagi po nating tandaan, mas mabuti pa din na kumonsulta tayo sa doktor at huwag na huwag po nating isi-self-diagnose yung mga sarili natin. At syempre, huwag naman po kung sino-sino hinahalikan natin, ha? Okay? Ingat!